nakilala sa talent search na Starstruck ang aktres na si Yasmin Curdy. Sa naturang talent search din nagsimulang umusbong ang kanyang karera bilang isang mahusay na aktres sa industriya ng showbiz. Hindi nga lamang sa pag-arte may talent si Yasmin, dahil isa rin siyang mahusay na mang-aawit. Maliban nga sa mga teleserye, ay marami rin siyang mga naging pelikula at TV shows. Sa ngayon nga ay isa na rin si Yasmin sa mga aktres sa showbiz na mayroon ng sarili niyang pamilya. Matapos niyang ikasal noong taong 2010 sa kanyang asawang si Rayson De Ville Jr., at ang kanilang ang naging pagsasama ay nabiyayaan na ng isang anak na babae. Ngunit sa kabila nga ng ilang taon na rin kasal ang aktres, ay marami pa rin sa kanyang mga tagahanga at taga-suporta ang hindi nakakakilala sa kanyang naging mister, lalo na't hindi naman ito madalas na ipakita ni Yasmin sa kanyang social media. Samantala, sa isang vlog naman ng aktres sa kanyang YouTube channel ay ibinahagi niya ang kwento ng naging pag-iibigan nila ng kanyang mister. Ang vlog niyang ito ay ginawa niya nang patungo sila ng kanyang anak na si Ayesha sa Zamboanga City. Sinimulan nga ni Yasmin ang kanyang vlog sa pagpapakita muna ng napakagandang mukha ng kanyang anak na kapansin-pansin nga ang malaking pagkakahawig nito sa kanya. Ipinakita rin ni Yasmin ang naging pagsakay nila sa eroplano patungo ng Zamboanga. Nang sila nga ay makarating na sa Zamboanga, ay dito na sinimulan ni Yasmin na ibahagi ang love story nila ng kanyang asawa. Ayon nga sa aktres, sila ng kanyang asawa ay nagkakilala sa eroplano nung panahon na ito ay cabin crew pa lamang at siya naman ay naging pasahero ng eroplano kung nasaan ito. Chika ng aktres, nagsimula silang magkakilala at magkakwentuhan ng mga oras na hindi niya mailagay ang kanyang mga luggage sa kanyang compartment dahil sa hindi magkasya ang mga ito. Dagdag pa nga niya, tatlong beses silang nagkatagpo ng kanyang asawa sa eroplano. Ibinahagi naman ng mag-asawa na ang naging unang date nila ay sa Starbucks 32nd Avenue. At aminado sila na medyo malungkot sila ngayon na wala na ang nasabing resto cafe na ito sa nasabing lugar. Nagbiroan pa nga ang mag-asawa kung sino ba sa kanilang dalawa ang unang nagsabi ng salitang, "I love you." Chika naman ni Yasmin ang asawa niyang si Ray ang unang nagsabi ng salitang "I love you" nang regaluhan siya nito ng mug na mayroong nakalagay na note sa loob. Ngayon nga ay kitang-kita naman sa mag-asawa kung gaano kasaya ang kanilang pagsasama, lalo pang't mayroon na silang anak na mas nagpapatibay pa sa kanilang pagsasama. Proud rin silang dalawa sa isa't isa lalo na sa nabuo nilang masayang pamilya.